Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Kamusta na po kayong lahat? Kain po tayo ng aking tanghalian at hapunan. Magkasama na yan, no? So, ang aking pong ulam ay noodles. Konting vegetable, noodles. Ako po ay nag-hugas na ng kamay. Ayan. Siyempre, pagka may noodles, yan po ang laki mo. Dapat may kasamang itlog. Ayan. Ito po yung brunch ko na, no? Mainit pa. Sarap naman. Wow. Kumusta na po kayo? Hi. Hello, hello, hello. How are you? Ayan. So, ayan po. Ang aking atlog. Pancit Canton. Tapos nilagyan ko lang po ng konting gulay yan. Ayan. Pa-itlog. Dalawang itlog po yan eh. Yung isa nandun pa. Kaya na po tayo. Malama, anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa pagkain ito. Nawa po lahat ng manunod sa akin ay marami rin po, mayroon po silang pagkain. At nawa po, gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw namin buhay. Thank you, Lord. Kapatuloy niyong pagbibigay sa amin ang lakas ng katawan at haba ng aming mga buhay. Salamat po. Patuloy niyong ingatan ng aming mga pamilya. Amen. Lalo-lalo na ang aming mga anak at mga lahat ng mga mahal sa buhay. Thank you, dear Lord, for this wonderful day and for the blessings. Yan, kahit simpleng pagkain, pasalamatan po natin. Amen. Thank you, dear Lord. O sige po, malinis na po ang kamay ko. Kain na po tayo. Naghinaw na po ako bago ako buksan. Ayan po, ayan, pananghalian ko pang hapunan na rin. So, ayan. Laki may Pancit Canton po. To some nationality, just follow my page in the Philippines, we use hand while we eat. So, yun pong ibang mga nagpapalo sa akin na taga ibang bansa, I translate it in Tagalog. Kami pong mga Pilipina, nakain po kami sa pamamagitan ng ito po yung kamay. Pwede po kami magkamay. Masarap po yung kain pagka nakakamay, ano? Ito po, block. Ito po. What? Holy flower. Sarap naman. So good.
Ito po yung broccoli, no? Kasama. Itlog. Broccoli. Yung guys, yan, ibig ko pakain ko, ha? Ang galing ko, no? So, ayan yung mga makukulang po, chili. Kasi po ang kanain ko, chili mansi. Kaya maanghang. Ayan. Salamat po sa inyong pagnood sa akin. Ingat po kayong lahat. Ayan. Panatilihin po natin na maging maingat sa mga sarili-sarili kahit anong prutas ay kumain. At syempre, yung mga gulay, kahit anong gulay, kahit malunggay lang, kumain po kayo. Ayan. Yan po ay nakakalakas ng enerhiya, nakakalakas ng immune system, how to boost our immune system. Kailangan natin kumain ng maraming gulay at mga prutas. Ayan. Sorry. Ayan, yan sabi ko sa inyo, tip, ang nakakalakas din po ng immune system natin ay dapat wag po kayo magpapawala ng bawang, alam, sa mga lutuin, kung hindi nyo makain ng ano, kung, o kaya sa tinapay, sa umaga, magto-toasted kayo ng bread, tapos lagyan nyo ng garlic sa ibabaw, or maglagay lang kayo ng butter para masarap. So, ngayon, kung mga wala naman kayong garlic powder, kapag po nagluluto kayo, ayan, lagyan nyo po yung mga spices po na yan. Yung
bawang, sibuyas, luya, napakalaki pong benefit sa ating katawan. Lahat po sila ay nakakatulong sa ating katawan. Katulad ng sinasabi ko nga sa inyo, nasabi ko na sa inyo na ang bawang, napakaganda sa ating sistema. Sinasabi ko sa inyo, ano ba ang kagandahan ng bawang? Sinabi ko na sa inyo, ang kagandahan ng bawang yan po ay antibiotic din na kumikilos sa atin upang makatulong sa ating mga sistema, sa ating blood sugar level, sa blood pressure. Ayan po ay nakakapag-regulate. At ang sibuyas yan, nakagamot naman po sa mga colds. Nakakatulong po yan dito sa nostril natin para makahinga tayo ng maluwag. At nakakalus din ang phlegm. At napakalaking katulungan. Kung gusto nyo makatulog sa gabi, biyakin nyo lang yung sibuyas at inyong amihin ng mga 5 beses, makikita nyo, makakatulog kayo. Ayan po, siyempre, tatanggalin nyo rin yung phone at saka patayin nyo yung ilaw. Ano. Yan po yung mga pawang herbal remedy lamang, yung sinasabi ko sa inyo. At ang luya, sinabi ko naman po sa inyo, nakakalakas din ng ating immune system. Sinabi ko naman sa inyo na yan ay ayon sa pag-aaral na ito at experience na rin po namin, malaking katulungan ng luya para sa ating digestive system. Kapag uminom kayo ng panggasi o salabat na kung tawagin, ayan, di ba po, ang side effect, mapapabathroom kayo, tapos gagaling pa yung ano nyo, pananakit ng lalamunan nyo. Nakakalakas pa at nawawala ang mga pain nyo dahil sa luya, no? So, ayan. Inuulit ko, bawal ang buntis dahil yan po, ng luya can cause ng paghilam ng tiyan. Kaya po, sa mga buntis, hindi pwede, ano. At syempre, sinasabi ko sa inyo, kung may chronic diseases kayo, huwag muna basta iinom ng luya. Kasi syempre, dapat magsanggunin muna kayo sa doktor. Although, nakakatulong po yan sa mga may blood sugar, pa-regulate rin po, cancer risk din po yan, regulate ng blood sugar at blood pressure. Pero, mas mabuting sumangguni tayo sa doktor. Sandali po, mamino po tayo. Mas mabuting sumangguni tayo sa doktor dahil syempre iba rin yung natitingnan ng doktor, no? Ayan. Iba po yung natitingnan ng doktor sa konsulta para walang problema, walang pagsisihan, manapa ay konsulta sa doktor. Yan po pawang herbal remedy lamang at subok na, lalo rin tumataas ang dugo. Mangyari lamang na kayo ay ngumuya ng bawang at siya maaari rin iyang ilaga at inumin pampababa ng cholesterol at BP natin. O ayan po ay mga pawang gabay lamang. Kayo rin po ang maghahari ng inyong sarili. Ayan po ay pawang herbal remedy lamang. Ano po? Nuulit ko, kung may chronic diseases, mangyaring magpatingin sa doktor at magtanong kung ano ang mga herbal remedy. Ngayon, kung wala naman pong problema, pwede nyo pong i-apply itong herbal remedy sa ating buhay. Katulad ko po, ginagawa ko po ito para po sa aking sarili upang ma-maintain ko. Thank you for watching! Kalusugan. At syempre, gusto kong humaba pa ang buhay. So, ayun po, na-share ko po sa inyo. Ayan, marami pong salamat at magandang araw po muli. Ito po ulit si Atalita. Ayan, nagbigay at ng kaunting kaalaman sa nag-share ng herbal remedy para sa inyo po. Thank you so much, guys. Bye!